Abang, galing mo na maglaro ng dama, Joshua. Eh, pinagbigyan mo lang po ako, Kuya James, eh. Sarong pa! Sige, isa pa. Maganda hapon sa inyo, Kuya James, Joshua. Magandang hapon din naman sa'yo, Anton. Kamusta naman klase mo? Mabuti naman po, Kuya James. Sinasama nga po ako ng mga classmate ko po sa computer shop. Maglalaro daw po kami. Hindi na rin po ako sumama kasi wala na rin po akong pere. Alam mo, Anton, di mo naman kailangan yun para lang makapaglaro eh. Una, gastos lang yun. Pangalawa, kailangan handa ka sa paglalaro nito. Dapat marunong ka mag-ayos ng oras mo para hindi mo pabayaan ang pag-aaral mo. Oo nga po, kaya nga po pumunta dito kasi alam ko na may tuturo po kayong laro sa amin. Tama ka, Anton. Ito nga't nag-enjoy na si Joshua sa paglalaro namin eh. Ano po ba laro yan? Bago ko ituro sa ito, bumati na muna tayo sa ating mga kaibigan. Magandang hapon sa inyo. Muli, samahan nyo kami sa loob ng kalahating oras ng paglalaro at ng pag-aaral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dito lang sa programang nag-ahatid ng karunungan at saya. Ang nag-iisang Bible-based kiddie show on TV ang... Kawalang Pondero! Sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Lahat musika ay handog sa Diyos ng masaya, pagkat sa piling niya tayo'y may pag-asa, walang hanggang ligaya, tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad nga naman ang bumabasa, katwira ng mama ay nauunawa, kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakas. Magandang hapon mga kids, ang ating verse of the day ay nakasulat sa Ikalawang Korinto 3:5. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. At yan ang ating verse of the day. Ugaling magbasa ng Biblia at manood ng KNC Show!
Joy, can you help me with this? Sure, no problem. What is it? It says here in my math homework that the answer to this problem is the days of the week times my hands and feet. Hi kids! I'm so busy. What are you doing? Hi Ate Macy. Our homework, Ate Macy, but we're having a bit of a trouble with this problem. Okay, I'll try and help. Let me see. Great! The problem is this, Ate. The days of the week times your hands and feet. What is the answer? Okay, may I borrow a pen and a paper? Here, Ate. Thanks! Let's try and write down the solution. How many days are there in a week? Seven. So, it's seven. And seven times your hands and feet. I know. We have two hands and we have two feet. Okay, so it's seven times two plus two. That is also the same with seven times four. Four. So 7 times 4 equals 28. Right. So what is 7 times 4? 28. Very good. Yeah, 28 is the answer. Speaking of number 28, did you know that it is also written in the Bible? Really, Ate? Please show us. Let us read in Ezra 8:11. And of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai, and with him 28 males. And aside from that, it can also be found in 2 Kings 10:36. And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was 28 years. Wow! The answer to your math problem is in the Bible. Yes, that's really cool! Well, numbers are just few of the things that is written in the Bible, but it has a lot of wisdom and knowledge. So, we must read the Bible, like what is written in Revelations 1:3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, for us to be called blessed, what is one thing that we need to do? Read the Bible! So kids, that has been our number for the day. The number 28! See you next time! Bye! Ilang taon nakipamayan ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Letter A, 400 taon. Letter B, 420 taon. Letter C, 430 taon. Abangan natin mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Kuya James, saan at kailan po ba nagsimula ang dama? Ang dama ay kahalintulad din ng larong checker na kilala sa ibang bansa. Mga bata, nakahanda na ba kayong malaman kung paano nilalaro ang dama? Ganito lang yan. Ang dama ay nilalaro ng dalawang tao lamang. Bawat isa ay bibigyan ng 12 piraso na piksa na maaring gawa sa kawayan, bato, o kaya ay mula sa mga tansan o takip ng mga boteng inumin. Inilalagay ng mga manlalaro ang bawat piksa sa end points o sa dulo ng board. Ang pagtira o paggalaw ng piksa ay isang hakbang pahalang o diagonal mula sa isang point lamang. Ang isang pitsa ay hindi maaring gumalaw pabalik, maliban na lamang kung ito ay nakadama na. Ang pitsa na makakarating sa end point ng kalaban ay magiging dama at maaaring humakbang ng isa
o higit pa depende sa maibigan ng manlalaro. Ang goal ng larong dama ay makain o maubos ang pitsa ng kalaban. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang dama ay nilalaro sa chessboard. At karaniwang ginagamit na pitsa ay ang pawns. Kung ang pawns ay makarating sa kabilang dulo, ito'y pinapalitan ng king o queen. Kapag ang pawns ay napalitan ng king o queen, ito'y maaaring humakbang ng kahit ilang parisukat. Ang manlalarong hindi naubos ang pitsa ang idideklarang panalo sa laro.